Disclaimer lamang po mga kaibigan, na inyo po mapapanood ay hindi ko po pinag-aralan yan. Yan po ay base lang po sa aking karanasan at sa aking mga natutunan, kaya isineshare ko po siya dito. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo rin pong gayahin. Ang advantage po dito sa gagawin po natin, makakapag-print po kayo sa ating mga photo paper ng high quality print po. Hello, magandang araw po. Welcome to ENM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po ulit ako ngayon para po magbigay ng konting tip at konting tutorial kung paano po mapapalitan ang ating paper type sa ating properties ng ating pong Epson L120 printer. Okay mga kaibigan, umpisahan na po natin, pero bago po ang lahat, ako po'y humihiling sa inyo na kung pwede po ay pakasubscribe ang ating YouTube channel ENM Hermoso, at pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng ina-upload kong videos, vlogs at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Mga kaibigan, dito po sa paraan na ito ay pagaganahin po natin ang atin pong driver ng Epson L110 sa atin pong printer na Epson L120. Kung meron po kayong Epson L120 mga kaibigan, hindi naman po kailangan po sa inyo na talaga pong pagka Epson L120 po yung ating printer ay plain paper lang po ang pwede po natin ilagay sa ating settings. Hindi po tayo pwede maglagay ng glossy photo paper, Epson matte, hindi po natin may ilagay yon. Kaya po dito sa ating tutorial na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po pagganahin yung Epson L110 driver sa ating Epson L120 printer. Tara na po. Okay, nandito na po tayo sa ating computer mga kaibigan. Papakita ko lang po sa inyo ang pagkakaiba ha. Control P po natin. Piliin natin po yung meron po kasi ako dito ang dalawang klaseng Epson L120. Yung isa po ay sublimation at saka yung isa po ay pigment. Papakita ko po sa inyo yung pagkakaiba. Epson L120. Tapos i-click po natin yung properties. Ayan po ang ating Epson L120. Plain paper lang po yan. At hindi po yan mapalitan. Makakapagpalit lang po kayo ng quality dito. Ayan. Pero paano po kung sa photo paper, di po ba? Photo paper, tapos ay kailangan nyo po i-high quality yung photo paper. Hindi nyo po magawa dyan. Pero makakapag-print naman po kayo. Pero syempre, iba po yung quality kapag po kayo po ay nakapagpalit ng paper type. Okay. Pakita ko naman po sa inyo yung isa. Pag naka-Epson L110 po tayo. Ayan. Tapos properties, eto po siya. Yung paper type, plain paper, pwede po natin palitan. Meron po siyang Epson matte, Epson premium glossy, tsaka envelope. Okay, pag nagpiprint po ako yun ng photo paper, pwede nyo po gamitin ito. Or pwede rin po ito, Epson matte. Tapos dito po, pwede nyo po i-high. Pag nag-glossy po kayo, mas marami pong option. Pwede nyo pong sa more settings, mas i-high nyo pa po. Pwede po yun. Kaya lang syempre, basta't nag-high po yung ating pong pagpiprint, eh asahan nyo na po na mas bumabagal po yung printing niya. Okay mga kaibigan, para po maipakita ko po sa inyo kung paano ko po yung ginagawa, i-uninstall ko po muna yung naka-install sa akin Epson L110. Uninstall ko po muna siya, tapos click po natin yan. Huwag nyo na po ito gagayahin ha, kaya ko lang po ina-uninstall ito para maipakita ko po sa inyo kung paano po i-connect yung ating driver ng Epson L110 sa atin pong Epson L120. Okay mga kaibigan, na-uninstall ko na po yung aking Epson L110 na driver at ipapakita ko na po sa inyo kung paano po siya i-connect ngayon. Ngayon ay kailangan po natin, syempre di ba bumili kayo ng Epson L120, naka-install na po yan sa inyo ngayon. Di ba pag bumili po kayo, naka-install na po yan. Ngayon mga kaibigan, maghanap naman po kayo ng driver ng ating pong Epson L110. Ayan, katulad po niyan, no? Epson L120. Maghanap naman po kayo ngayon ng driver ng Epson L110 sa internet. Tapos kung wala naman po kayong makita, ilalagay ko na lang po yung link. Yan po sa ating description. At ipakicheck nyo na lang po yung description ng ating video. At ibibigay ko po sa inyo yung link kung saan po dinadownload ang driver ng Epson L110. Okay, ito po yung Epson L120 natin. Para po ma-installan po natin yan, ganito po ang gagawin natin. I-click nyo po yan. Ganito po ha, baka hindi nyo po nakita.
Click nyo po yung start. Tapos po ay devices and printers. Tapos ayan po Epson L120. Right click nyo po yan. Tapos i-click nyo po itong ating printer properties. Ayan. Pag na-click nyo po yung printer properties, i-click nyo po yung ports. Makikita nyo po dyan sa ports, ayan po, USB 001. Nasa USB 001 po yan. Tandaan nyo po yan. Close po natin. Close. 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 Tapos po, hanapin po natin yung ating driver ng Epson L110. Meron po akong nakasave nyan dito at ilalagay ko na lang po yung link nun dyan sa ating description para ma-download nyo din po. Para magkaroon po kayo. Eto. Copy ko po yan muna. Tapos lagay ko po dito sa ating desktop. Ayan. I-install po natin yan. Pag ganyan. Normal naman po mag-i-install tayo yan. Ayan. Tapos, ayoko po siya iset ng default printer kasi pinadami po ang printer dito. I-okay po natin yan. Tapos English, okay ulit natin. Tapos syempre agree, okay. Tapos hintayin lang po natin ng konting minuto. Ayan. Would you like to install device software? Click na po natin yung install. Tapos wait lang po natin ulit. Ayan. Tapos may lumabas po dyan. Click po natin tong manual. Dito na po natin may i-connect yung ating Epson L110 driver sa atin pong Epson L120. Click po natin yung manual. Tapos piliin po natin yung port na tinandaan po natin kanina. Diba ito po yon yung USB 001. Kailangan nyo po siya i-check nyo muna ha, bago nyo po ito uumpisahan. I-check nyo kung saan USB nakasaksak yung inyo pong Epson L120. Ayan po, USB 001. Tapos i-okay po natin. Tapos intayin lang po natin. Ayan, printer driver installation and port configuration were completed successfully. I-okay lang po natin yan. Ngayon mga kaibigan ay mag-test print na po tayo para po aking maipakita sa inyo kung gumagana po yan. Okay. Lagay po natin ay test. Test. Ayan. Control P natin. Control P para po sa shortcut ng ating print. Tapos naka L565 po kasi itong aking default. Hanapin po natin ngayon yung Epson L110. Wala naman tayong Epson L110 na printer pero makakapag-print po tayo nun sa ating Epson L120. O ayan o, makakapagpalit na po tayo ng ganyan. O ha? Tapos po ay mag-test print na po tayo. Okay, ito po yung ating Epson L120. Buhay na po natin. Ito po yung isang Epson L120 natin. Yan po ay hindi ko na po nilagyan ng Epson L110 kasi sa sublimation ko po yan ginagamit. Ito po yung ginagamit ko po kasi sa mga photo print. Kaya gumagamit po ako ng driver ng atin pong Epson L110. Try po natin. Lagyan natin ng papel. Tapos ngayon ay i-click na po natin itong print. Yan. Nag-test print lang naman tayo. Okay po natin ha. Epson L110 po yan. Nakita nyo naman kanina. Ayan o. Epson L110. Ayan. Tapos okay po natin. Ayan. Nag-print na po siya. At ayan na siya. Test. Okay mga kaibigan, ganun po ang ating ginagawa para po mapagana po ang driver ng Epson L110 sa ating Epson L120. Ang advantage mga kaibigan, makakapag-print po tayo ng high quality print sa ating mga picture. Okay, hanggang dito na lang. Sana po meron po kayo natutunan kahit konting tip dito po sa aking tutorial ngayong araw na ito. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po. God bless.